Magandang umaga, class. Bago tayo magsimula ay magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay, Ginoong Ganas, simulan mo na ang panalangin. Ng anak ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, patunayan mo ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming mga sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro sa matiyagang pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang na patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa amin lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Ibinibining sa Tuniel, may tumala ba sa ating klase ngayon? Wala po. Okay, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan ngayon ay basahin ko muna yung layunin sa araw na ito. Una, makapagbibigay ng opinyon tungkol sa sitwasyon na nangyari sa totoong buhay. Pangalawa, nailalapat ang kahulugan ng economic sa pang-araw-araw na pamumuhay. At yung pangatlo ay naipapakita ang mahalagang kahulugan ng economics at mga facts o katotohanan nito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayon at may ipapakita akong larawan, pagmasdan nitong mabuti dahil may katanungan ako sa inyo pagkatapos niyong pagmasdan ang mga larawan. Naintindihan ba, class? Opo, Ginoo! O sige nga, ano ang nakikita niyo sa larawan? Okay, binibining soberano. Para ka po, Ginoo. So, ayon po sa larawan, nakikita ko po yung isang bata na may hawak na relo. At ito po ay sumisimbolo ng isang irresponsableng estudyante. Kasi po, nalilate na siya sa klase. Thank you! Magaling, binibining soberano. Ngayon, ano ang hinuha niyo sa ating tatalakayang paksa ngayon sa araw na ito? Okay, binibining Jeronimo. Tungkol po sa kahulugan ng economics at mga mahalagang konsepto ng economics. Okay, mahusay. Ngayon, ang ating tatalakayan ngayon ay ang kahulugan ng economics at mga mahalagang konsepto ng economics. Handa na ba kayong malaman at matuto ito? Opo, Ginoo! Okay, magsimula na tayo sa ating klase. Ano ang kahulugan ng economics? Ang kahulugan ng economics, ito ay nagmula sa salitang Gres o Griego na oikos na ang ibig sabihin ay bahay. At ang nomos naman ay ang pamamahala. Ang economics naman ay ang pag-aaral kung paano tutugunan ang mga walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay ng paggamit ng pinagkukunang yaman. Ito sa mapanoring pag-iisip at pagtugon sa mga pangyayari o suliranin mula sa tinatawag na economics perspective. Sa economics, may mga katotohanan din. Una ay ang yamang likas ay maaring maubos sa pagdating ng panahon. Pangalawa ay ang kaugnay ng ekonomiya sa sambahayan at pamamayanan. Meron naman tayong apat na katanungan sa economics. Una ay yung ano ang gagawin. Pangalawa, paano gagawin. Pangatlo, para kanino. At yung pang-apat ay gaano kadami. Meron tayong mga mahalagang konsepto ng economics. Una ay yung efficiency, pangalawa ay yung equality, at yung pangatlo ay sustainability. Ano yung efficiency, equality, at sustainability? Una ay yung efficiency. Ang efficiency ay isang masinop na pamamaraan ng paggamit sa limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pangalawa ay yung equality. Lahat tayo ay pantay-pantay. Ang mga karapatan ng tao at ang distribusyon ng pinagkukunang yaman. Yung pangatlo ay ang sustainability. Ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman para matugunan ang mga kasalukuyang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Naintindihan ba, class, ang ating tinalakay ngayon? Opo, Ginoo. Sige nga, sukatin natin ang inyong natutunan mula sa ating tinalakay sa pamamagitan ng pagsagot ng aking mga katanungan. Okay, binibining Garcia, ano nga ulit ang kahulugan ng economics? Ang
ikinalamig sa iyong pag-aaral ng mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang yaman. Husay, ano pa? Binibining viral? Ang ikinalamig sa isang sangay ng Arkham, Patipuna na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusan. Okay, binibining Barreto. Ano naman ang tatlong kahalagahan ng konsepto ng economics? Ito po ay ang efficiency, equality, and sustainability. Mahusay! Batay sa ating tinalakay, gaano kahalaga ang economics? Okay, binibining mo, Lianida. Ang economics ay ang pag-aaral ng mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan. Ang economics rin ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunan ng yaman upang makagawa at maimahagi ang iba't ibang produkto at serbisyo sa mga tao at sa ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Matutuhan mo ang tamang desisyon sa tamang sitwasyon. Malalaman mo ang kahalagahan ng pagtupad at pagganap sa tungkulin ng isang individual sapagkat sa ating kamay nakasalalay ang pagunlad na ekonomiya. Mahusay, at alam niyo na ang mga kahalagahan at kasanayan sa economics sa inyong buhay at pag-aaral. Aasahan kong gagamitin ninyo itong instrumento upang mas lalong palaguin ang kaalamang merong kayo. Ngayon, ay may mga hinanda akong mga kahalagahan sa pisara at ang bawat taludtod ay may mga kulang na salita at hanapin niyo ito sa walang salita sa aking inilagay sa pisara. Kahusay, at ngayon, upang mas lubos na may pakita ninyong totohan sa aling ito, gumawa ng isang refleksyong papel tungkol sa ipapanood ko na video presentasyon. Pagkatapos ay itatanghal nito sa harapan at doon kong paibigay ang kabuoang puntos. Ang batayan ng pagpupuntos. Pagbigkas, 50%. Kaayusan, 30%. Tindig, 20%. At ang kabuoang porsyento ay may 100%. Magaling na why may napulot kayo sa ating araling ngayon at ang mga natutuhan niyo at makatutulong ito sa inyo pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, natapos na natin ang ating talakayan ngayon. Ngayon ay maaari na kayong mababas sa ating sariling araw.